Hello everyone, this is 26MD official blog. For today's video, nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking recipe na Bicol Express dahil ako ay taga Bicol. Sa recipe to, gagamit po tayo ng natural na gata ng niyog. Hindi po tayo gagamit dito ng instant na nabibili lang sa supermarket. Mas gusto ko kasi yung lasa ng totoong gata. So, yan po ang gagamitin natin. Ang una natin gagawin guys, yung ating nyug, lalagyan natin ng mainit na tubig. Pansamantala, kunti lang muna na mainit na tubig yung ilalagay natin dahil ang una natin kukunin ay yung kakang gata. Dahil mainit pa ito, isiset aside muna natin para mamaya pag piniga natin malamig na siya. So ngayon ihahanda muna natin yung iba pang mga sangkap. Ang next po na gagawin natin ay magagata na po tayo ng nyug. Dito may nakahanda po tayong mainit na tubig. Subalik kanina, ito na po yung nyug na nilagyan natin ng mainit na tubig. Ngayon malamig na po, pwede na po nating tigayin. Alam nyo guys, sa amin sa Bicol, pag nagluluto kami ng mga ginataan na ulam, katulad nito, mga katulad ng laing, yan, mga ginataang gulay, katulad ng langka, lagi po kami nagagamit ng kakang gata. Ang kakang gata guys, ito yung unang piga sa nyug at nilalagay ito kapag malapit na po maluto yung ulam. Ganyan kami magluto sa Bicol. At sa amin sa Bicol, hindi kami mahilig magamit ng instant na gata yung nabibili sa supermarket. Mas gusto namin gamitin yung natural na gata ng nyug. Tapos, yung pangalawang gata guys, ito yung pagkatapos natin magpiga ng kakang gata. Ito naman yung gata na ginagamit nating pampalambot ng karne o ng gulay habang pinakukuluan ng ulam. So, ito na po yung mga gagamitin nating sangkap sa ating lutuing Bicol Express. May nakaready tayong pork liempo. And merong bawang, sibuyas, sili na pansigang, kulay berde. Meron tayong siling pula, siling labuyo ang tawag yan. Paminta, mantika. Ito yung kakang gata. Uunang gata. Then, meron din tayong nakahanda dito na pangalawang gata. Asin, bechin, at saka itong alamang. Itong alamang ko guys, binili ko po yan ng sariwa. Kaya nga lang, nung nakaraan, hindi ko po naluto itong Bicol Express ko. Ang ginawa ko dyan, niluto ko na lang muna. Pero yan po guys, hindi maalat.
Yan po yung gagamitin natin na mga sangkap sa ating lulutuing Bicol Express. So guys, magsisimula na tayo magluto. Pupunta na po tayo sa ating kalan ngayon. At magsisimula na tayong magsangkot siya ng ating mga sangkap. Sa mainit na kawali, nilagyan na natin ang mantika. Tapos, igigisa lang po natin yung bawang, sibuyas. Tapos, mamaya ilalagay natin yung pork liempo. Ilagay na natin yung pork liempo, guys. Halo-halo lang po. Ayan, gisa-gisa lang. Tapos, pwede na po natin siyang timplahan. Lagyan natin ng asin, paminta, sunod, ilagay na po natin yung pangalawang gata. And then, habang hinihintay po natin na kumulo yung sabaw, kailangan po matyaga natin itong haluin. Hindi natin pababayaan. Para yung sabaw po niya, yung gata ng niyog, ay hindi po siya magbuo-buo o magkorta. Hayaan lang natin siyang haluin hanggang sa kumulo. So ayan na guys, kumukulo na siya. Sarap nito. Ayan, wala na po siyang sabaw. Medyo malambot na rin po yung karne niya. Pwede na po natin ilagay dito yung mga sili. Tapos yung alamang.
Ito na po yung ating nilotong Bicol Express. Nakakatakam to guys. Sira na naman ang diet natin dito. Maanghang to at napakasarap. Kaya paboritong paborito to ng karamihan, lalo na yung mga kalalakihan. Diba, pampagana kasi yung maanghang, yung sili.